Sa mga lugar na maraming tao, may kakaibang nilalako. Hindi ito pagkain at lalong hindi rin ito bote, dyaryo, garapa. Mahabang buhok dyan, te! Binibili! Ang buy and sell ng buhok, certified na hindi ordinaryong trabaho. Tuwing Lunes at Huwebes, ilang kababaihan, iisa ang pinupuntahan. Matyagang naghihintay kung kailan sila tatawagin sa loob ng isang maliit na opisina. Isa si Adelina Javeria na nagpunta sa opisinang ito. Bit-bit ang mga itinitinda niya. Magbibigay ng halaga pansustento sa kanyang pamilya. Pagkat si Adelina ay 5 taon ng agent ng buhok. Mga kasamahan ko rin po, naghigayat sa akin mamili ng buhok. Kasi po, nagagawa rin po namin hanap buhay yung ganito. 16 na tali ng buhok ang nalikom ni Adelina sa linggo ito. Umabot daw siya kung saan saang lugar makabili lang ng buhok. Sa probinsya po, tulad sa Bicol, Bisaya, Maynila po, sa mga squatter area. Ganun. Kasi po doon marami nagbibinda ng buhok, wala silang pera. Isa sa mga veterana sa kalakal ng buhok ay si Aling Feli. Nadatna namin siyang umiikot sa depressed area ng San Pedro Laguna para bumili ng buhok. By head, may 300 peso, 16 inches. 18, 500 pesos. Pag hanggang puwet na, doon na pumapasok yung 1,000. Yun, 1,000, ganyan. Single mother si Aling Feli. Matagal nang hiwalay sa asawa at solong tinataguyod ang 2 anak. Mahirap daw ang trabahong ito. Maghapon silang naglalakad at nakakarating sa mga eskinitang iniiwasan ng karamihan. Dumating ang mga araw na pagod na nga sila. Wala pa silang makuhang gustong magbenta ng buhok. May sinasabing mala sa araw. Yun, uwi kami, yung gastos pamasahe at pagkain, kinabukasan na namin yung babawiin sa paglakad. Mahirap man ang maging agent ng buhok, mas gugustuhin pa rin ni Feli ang trabahong ito kesa mamasukan. Pwede ba to? Sipag! Susulukin mo ang buong squatter para makakuha ka na mas maraming buhok. Mas magandang hanap buhay kesa sa maglabada lang o kaya magpabrika lang. Mas maganda to. Tsaka madali ang pera. Kakulangan sa budget ang madalas na dahilan para magbenta ng buhok. Kaya si Aling Feli, bukod sa sinisipat ang buhok, inaalam kung hirap sa buhay ang mga aalukin niyang magbenta ng buhok. Kunyari, ang pamilya malaki. Walang panchibog. Walang pambili ng bigas. Yun ang pinakamabilis naming mabili. Isang alok, 2 alok, go. Gupit. Si Christina Baculpo, 3 beses nang nagbenta ng kanyang buhok. Ang huling pagkakataon, noong nasa lanta sila ng bagyong Ondoy. At ngayon, nasa lanta na naman sila ng Habagat. Panahon na naman para mapagkakitaan ang kanyang pinahabang buhok. Ang una po, ano po yun? Isa pa lang anak ko nun, ma'am. Isa pa lang anak ko nun. Ngayon, 6. Laking tulong po, ma'am. Lalo pa pag wala pong trabaho ang asawa. Malaki ang kinikita ng mga agent ng buhok. Mahirap at matrabaho man ang kanilang kalakal. Ang nilalabas nilang puhunan, kalimitan na dodoble 2 beses sa 1 linggo. Magkano po na yun? 18,100 pesos. Anong gagawin niyo sa pera niyo yung kinita ngayon, Nay? Eh, meron po akong ano, meron po akong bagong panganak ngayon. Sa edad na 60 years old, proud si Lola Milagros na hindi lang siya kumikita para sa sarili. Nakakatulong pa siya para buhayin ang mga apo. Pero ngayong hapon, hindi pa kumpleto ang pagbibenta ng buhok ni Lola Milagros. 2 tali ng buhok ang ibinalik kay Lola Milagros. Ang dahilan? Pinalilinisan ito ulit sa kanya dahil nakitang marami pang lisa. Bago ibenta ng mga agent sa hair factory ang buhok, kinakailangan sila mismo ang maglinis nito. Kinukutuhan, nililiguan, as binoblower, pinakukutuhan namin sa mga kapitbahay. Yung mga nanay na nagkukwentuhan lang, naglilisa sila, may bayad pa. Si Adelina na may dalang 16 na tali ng buhok, nakakuha ng halos 20,000 piso. Malaking halaga para tulungan ang maliit na kita ng asawa sa pamamasada ng depadyak. Pero hindi lang pawis at laway ang puhunan ng mga agent ng buhok. Kinakailangan may pera silang pambili ng buhok. Puhunang kadalasan inuutang nila sa mga 5-6. Sa pera talaga 5,000. Eh ngayon may tubo po ang pera na 100,000. Kaya ito po bumapatak ng 5-5 ang puhunan. Ma'am, another 5%. Kahit kumikita, basta kumikita, malaking halaga. So, kapag patapos
Tapos na ako ng kolehiyo, ma'am. Promise. Ang The Filipino Human Hair Processing and Development Corporation ay 3 taon pa lamang na kumpanya. Pero ito ang kauna-unahang hair processing company sa Pilipinas na tanging Filipino human hair lang ang ginagamit. Competitive tayo because yung mga ibang clients natin na hindi ma-afford yung Indian hair, sa atin pumupunta. Kasi bukod sa durable naman yung mga buhok natin, mura pa. So, and at the same time, virgin hair siya. Ang virgin na buhok, hindi pa napakulayan, napakulot, o na-rebond. Ito ang buhok na gustong-gusto ng mga dayuhan. At sa isang buwan, mahigit 300 kilong buhok ang ine-export ng kumpanya sa mga bansang Amerika, Europe, Israel, at ang number one buyer ng Filipino hair, Nigeria. Sa Nigeria because yung hair nila kasi masyadong kinky and mainit sa Nigeria. So hindi siya masyadong humahaba na katulad sa atin na pwede nating pahabain. So ang ginagawa nila, hair extension na lang yung ginagamit nila. Bale, ang unang ginagawa niya is shampoo. Sina-shampoo niya yung mga buhok. Ito yung yung procedure para malaman kung may tangle siya. Kailangan 2 banlaw ang gagawin. Yes, kailangan ibabad siya sa conditioner 30 minutes. Dito namin sinasampay yung mga natapos after shampoo. 2 to 3 days siya bago matuyo. Sa hackling process, paulit-ulit na dinadaan ang buhok sa hackling comb para maalis ang maliliit na hikla. After malinis, ito na yung magiging itsura. Ito yung wafting room. Dito namin tinatahi yung mga buhok para magmukha siya, para siyang kortina. Ito yung tinahi namin sa wefting. Ang haba nito ay nasa 16 inches. Bali, pag binenta to abroad, is nasa $50, 100 grams, isang set na to. Ito yung hand-tied. Bukod sa machine weft, meron kaming hand-tied. Bali, ang gawa dito, mano-mano siya. So, compared to machine weft, ang per grams nito is $65 per 100 grams. Mas matibay ito kumpara sa machine weft at saka mas mahirap gawin, mas matagal. Ito yung final product namin. Ang tawag namin dito is body wave. Ang haba nito ay nasa 16 inches. Ang bentahan namin is $105 per 100 grams. Mabenta man sa ibang bansa ang mga extensions at wig na tunay na buhok ng mga Pilipino, meron din silang ibinibenta para sa local market na may pangalang Soltera. Pag bumili kayo ng wigs or hair extensions, libre na yung pagpapakabit sa shop. Compared sa salon, of course, mas mura yung sa amin. Kasi direct from the factory. Crowning glory daw natin ang ating mga buhok. Sa mga hindi binayaya ang magkaroon nito, wig at extensions ang katapat. At para naman sa mga kinakapos, isa itong marangal na hanap buhay na matatawag nating hindi ordinaryong trabaho. Mga kapuso, please welcome Bianca King! Hello, and Bianca. She's wearing the My Filipino hair. Yes! Ganda naman. Yes. Oh, in fairness, bagay na bagay. Pwede sa'yo ang black hair, ah. Actually, nagpa-black hair. Ayan. Lalong dumit yung face ni Bianca. May natural hair color. Is yun. Kasi bilang pisay siya. Pero B, alam ko matanong kita because when it comes to your hair, low maintenance ka rin when it comes to your hair, di ba? Ako, low maintenance ako with everything. Actually, I only go to the salon siguro mga twice a year, yung ganun. But I go to the same people. Yeah. I've been going to basement salon for about 7 years na. How do you take care of your hair? Simple lang eh. I use organic shampoo and conditioner, tsaka hindi ako papalagay ng hairspray, ng hair products kasi my hair is sobrang nipis. Mm. Fine yung mga strands ko. So do you also use like wigs or extensions sometimes or just for your characters lang? I do. Pag hindi ako tinatamad. Yeah. Ganon. Pag kailangan na kailangan talaga. Like, if it's for an important shoot, ganyan. Uh-huh. I know you're so busy now, B. What do you do when you need to relax? Kunyari, you have downtime. Anong ginagawa mo? What do you like to do? Well, you saw what I know. I see it on your Instagram. You see how like I stalk people's Instagram? That's what I do. Mo, and every time na pinapatikim ko siya, yung mga luluto ko or mga binibake ko, yeah. It's like, you didn't make this. Yeah. Hindi ko gumawa niyan. Ito sarap. You cook. She needs to sell her carrot cake.
Super yeah. sarap. I love yeah. carrot cake! And the way I do, actually, my thing is organic baking. So hindi I try as much as possible na all the ingredients are organic, from the flour down to the vanilla extract. So yung carrot cake ko, it's naturally sweetened with crushed pineapple. Super bakit sarap. Bakit pwede naman mag-order? Wala ba yun? Sabi ko kasi, hindi, gusto ko actually, pero wala akong time mag-bake kasi nag-last taping day kami nung Friday. Oh, so, next time, next time, what I want to do is invite Hot TV to my kitchen. Oh, yeah. Show them my Lord. Tools. Kasi, oh, yeah. ano, meron akong, ano, I have the holy grail of baking accessories. Mm. Mag-invest talaga. Talaga siya. Oh, ako oh. na yung pupunta doon. Okay. Ayan, matatapos na ang, ano, Luna Blanca. Di, syempre, busy-busy kayo ngayon sa pag-tape. Or natapos nyo na ba yung tape? Finish na. Finish natapos na. Kami nung so, Friday. Ngayon, sorry, nung Saturday morning. Nung Saturday. Medyo nakakalungkot yung ganun, lalo na kung medyo matagal na kayo mm-hmm. magkakasama, no? Actually, kami 7 weeks lang. Seven weeks. Ganun ang takbo ng mga yugto ng Luna Blanca. Yeah. Pero busy ka rin sa pelikula. Yes, you have a new movie for GMA Films. Oo, this is very exciting for all of us na bahagi ng movie kasi lahat kami magkakaibigan. Can you imagine? Ako, si Solen, si Rian, si Heart. Kasama pa si Ate Rufa and then si Tim Yap. Yeah. So, yun. Sobrang excited kami to just do the movie. And working with Direk Andoy and GMA Films, parang lahat ng tao sa staff, everyone's playing. Ganun ang ano, ideal working environment. You don't it feel like it's fun. Work. Mm-hmm. It looks fun. Yung project na nakikita ko sa online, yung mga photos, it looks really fun yung set ninyo. Saucy Problems, right? Saucy Isn't... Problems. Oo, yun ang pang-comedy siya. Okay, okay. So kailan ipapalabas to? Sa Film Fest, December oh, 25. Oh, wonderful. Wow. So, lapit niya, NGM. Yes. Yes. Something so, different naman sa Film Fest, di ba? Mm. Oo. Right. Nakikigulo kami. Googlehin namin yung roster. Saka, kami na pinapanood ka na sanay na nagdadrama ka. Ngayon makikita ka namin nag-comedy. Actually, it's my first full comedic role. Oo, kasi ako lagi ko siya napapanood, laging drama, inaakitang, sinasampal, binubugbog, tsaka gigi maitim. Hindi campy, hindi campy yung Saucy Problems. Hindi ah. So it's not like any parang chick flick, Filipino chick flick that they've seen before. Totoo, kung ano yung pagkakilala natin sa mga social dito sa Pilipinas, we made a whole movie, a whole joke about it. So it's something new. It's something yeah, new. At least may aabangan tayo sa this film December. Fest, yeah. Diba? So, thank you very much. Thank you. Ako, ito na yung susunod. Ito na para sa'yo. Oh, dapat ikaw magsabi nito. Yung favorite ko. Susunod na po mga kaibigan ang I'd Rather Die. Gusto mo yung segment? Yes. Ito po. Kakayanin niyo bang kumain ng lutong hantik? Yung hantik, yung medyo malaki yung ants. Yung mga ants, malalaking hanggang. Kasi daw, ito po yung nakakagaling ng arthritis. Ayun, kaya mo ba, Mon? I'd rather die. Susunod na po, I'd rather die segment. We'll be back, don't go away. Hot next. Dahil po sa gusto kong mawala yung pagkahapo ko, eh, sinubukan ko. Gamot daw ng diabetic, adobong hantik. Papatusin mo ba? O I'd rather die. Mon, gagawin mo ba to kahit masakit na masakit yung tiyan mo at namimilipit ka? Ako, I'd rather die.